Horrified daw si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Yan ang umano'y kasunduan na hindi maghatid ang Pilipinas ng mga materyales para kumpunuhin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa Pangulo, walang record ito at hindi rin nasabi sa kasalukuyang administrasyon. Kinakausap na raw nila ang mga opisyal ng nakaraang administrasyon pero wala pa raw diretsyang sagot ang mga ito. Lilinawin daw niya ito sa Chinese ambassador. Sinusubukan pang kunin ang panig ni dating Pangulong Duterte pero giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi na ni Duterte na di siya pumasok sa anumang gentleman's agreement. Posible raw na misinformed si Pangulong Marcos sa anya'y non-existent na gentleman's agreement. Wala pang bagong sagot ang Pangulo na biyaheng Amerika ngayon para dumalo sa trilateral summit ng mga pinuno ng Pilipinas, Amerika at Japan. Wala raw isinuko ang Pilipinas sa China, sagot yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinabi ni Pangulong Marcos na horrified siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni Duterte sa China. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea. The only thing I remember was that status quo. Na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is. Mr. President, I am urging, I'm challenging you, repair it. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Sinabi ni Duterte na noong bumisita siya sa China bilang Pangulo, iginiit niya raw kay Chinese President Xi Jinping na may bahagi sa South China Sea na pagmamayari ng Pilipinas at gusto niyang pagkunan ito ng langis ng bansa. Pero sagot daw ni Xi, huwag itong gawin dahil maaari itong mauwi sa gulo. Sa bagong pahayag naman ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, dapat tuparin ng Pilipinas ang pangako nito. Hindi raw sila papayag na magdala roon ang Pilipinas ng construction materials at magtayo ng pasilidad at permanenteng outpost doon. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.